Ang mga ospital, isa sa maraming bagay sa buhay na nais mong hindi na kailanganin, ngunit kakailanganin mo sa kalaunan. Sa napakaraming pasilidad na medikal sa Pilipinas, maaaring mahirap malaman kung aling ospital ang magiging tamang opsyon para sa iyo. Ang mga ospital sa private at pampublikong sektor ay karaniwang ligtas at maaasahan. 10 nangungunang mga hospital sa Pilipinas. 10. Cardinal Santos Medical Center. Ang medical center ay isang 235-bed tertiary general hospital. Nakamit ng Cardinal Santos Medical Center ang lugar nito bilang nangungunang ospital sa bansa na dalubhasa sa cardiology, neurosurgery, oncology, at medicine rehabilitation. Kinikilala din ang hospital para sa kadalubhasaan nito sa pediatrics, obstetrics at gynecology, pulmonary medicine, nephrology, urology, at minimally invasive surgery. Siam, Chonghua Hospital. Ang Chonghua Hospital ay isang ospital sa Cebu City. Ito ay isang non-stock, non-profit na organisasyon, na may 660 na kama at makabagong mga pasilidad at kagamitan. Ang Chonghua ay itinuturing na isa sa pinakamalaki, pinaka-advanced, ganap na pinagsama-sama at komprehensibong sistema ng pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan sa Visayas at Mindanao. 8. University of Santo Tomas Hospital. Ang UST Hospital ay may 2 dibisyon, isang clinical na ospital sa pagtuturo na nag-aalok ng murang pangangalagang medikal para sa mga mahihirap na pasyente, at isang pribadong ospital para sa mga pasyenteng may pinansyal na paraan, na bahagyang ginagamit upang bigyan ng subsidya ang clinical na dibisyon. Ang unit ng kawanggawa ay nagbukas noong February 1945, at ang private na may bayad na ospital ng Universidad ng Santo Tomas ay nagbukas noong March 1946, pagkatapos ay lumago ito, kasama ang mga unit na pinagsama sa pagkumpleto ng quadrangle ng Universidad ng Santo Tomas Hospital sa 1959. 7. Manila Doctors Hospital. Ang Manila Doctors ay mayroon 500 beds na naging pangunahing destinasyon para sa pangangalagang pangkalusugan sa loob ng bansa at sa mismong distrito ng turista ng Maynila. Ito ay itinatag sa lungsod ng Maynila noong 1956 ng grupo ng mga doktor. Ang ospital ay kasalukuyang pag-aari ng Manila Medical Services Inc. Ito ay nagbibigay ng mga serbisyo para sa pisikal na pagsusuri, cardiovascular check, at oncology unit. 6. Philippine General Hospital. Bilang isang pampublikong ospital, ang PGH ay itinuturing na pambansang pampublikong ospital ng Pilipinas, at dahil dito, ito ay nakilala bilang ospital ng mga mahihirap. Ang PGH ay mayroong 1,100 na kama at 400 na pribadong kama, at may tinatayang 4,000 empleyado upang maglingkod sa higit sa 600,000 mga pasyente bawat taon. Ito ay isang tertiary state-owned hospital na pinangangasiwaan at pinamamahalaan ng Universidad ng Pilipinas. Ito ay itinalaga bilang National University Hospital at ang sentro ng referral ng pambansang pamahalaan. Nakatayo ito sa loob ng 10 ektarya na lugar na matatagpuan sa UP Manila campus sa Ermita. 5. The Medical City. Ang pinakamalaking healthcare network sa bansa, na binubuo ng isang flagship complex, 4 na provincial hospital, at mahigit 50 clinics sa Metro Manila at sa mga ilan probinsya sa Pilipinas. Ang pangunahing pasilidad ay matatagpuan sa isang 1.5 hektaryang ari-arian sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Business District ng Pasig City. Binubuo ito ng 115,000 square meters ng floor space, at may kasamang 2 nursing tower na may kapasidad na hanggang 800 kama. Ang pangunahing ospital ng The Medical City ay binuksan bilang ABM Season Hospital noong 1967 na may pagbabago sa pamamahala ng ospital noong 1969.
Ang health facility ay pinalitan ng pangalan bilang The Medical City noong 1975. Apat, Asian Hospital and Medical Center. Ang hospital ay naging advanced sa pagsulong ng mga pasilidad na medikal na katumbas ng mga internasyonal na pamantayan ng medisina. Matatagpuan sa PhilInvest City sa Alabang, ang ospital ay may 276 na kama at 1,000 mga medikal na kawani na sinanay upang magbigay ng kalidad at mahabagi na pangangalaga sa pasyente. Ang unang ospital sa Pilipinas na idinisenyo na may malahotel na ambience, naniniwala ang hospital sa paglikha ng isang kapaligiran na sa huli ay nagtataguyod ng pagpapagaling at pangangalaga para sa pasyente at sa kanilang pamilya. 3. Makati Medical Center. Ang hospital ay nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga sa loob ng mahigit 45 taon. Ang kanilang lalim ng karanasan at mataas na reputasyon ay ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa sinumang naghahanap ng affordable medical treatment sa ibang bansa. Ang hospital ay may 600 bed capacity at kilala sa buong bansa bilang isa sa mga pinakamahusay na ospital para makatanggap ng treatment para sa parehong mga lokal at dayuhang pasyente. Ang Makati Medical Center ang naging kauna-unahan at tanging health institution sa Pilipinas na na-certify ng 4th edition ng Joint Commission International Accreditation at ang 4th na ospital sa bansa na na-accredit. 2. Philippine Heart Center. Ang ospital sa Quezon City, nadalubhasa sa paggamot ng mga sakit sa puso. Ito ay itinatag noong 1975 sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito ay nagre-rank bilang isa sa mga nangungunang institusyong medikal sa Asia para sa medical at surgical na paggamot ng mga sakit sa puso. Tinatanggap ng center ang higit sa 14,000 mga pasyente taon-taon, kung saan higit sa 3,300 ang sumasailalim sa operasyon sa puso. Ang orihinal na pangalan nito ay ang Philippine Heart Center for Asia, at binago sa kasalukuyan nitong anyo noong 1975. Ang unang pasyenteng na-admit sa hospital ay si Imelda Francisco, noong April 14, 1975. 1. St. Luke's Medical Center, Quezon City. Itinuturing na isa sa pinakamahusay sa Asia at kilala sa buong mundo, sila lang ang ospital sa Pilipinas ang nakakuha ng labis na atensyon sa paglipas ng panahon. Ang ospital ay may 650 bed capacity at may mga medikal na kagamitan tulad ng 3 Tesla MRI, Slice Dual Energy CT Scanner, PET Scanner at Cyclotron. Gumagamit ito ng hindi bababa sa 1,700 doktor at humigit kumulang 2,600 na non-medical staff. Ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City ay ang unang ospital sa Pilipinas at ang pangalawa sa Asia na kinilala ng Joint Commission International.